Ito ba actually yung goal ko? Goal ko yung sinula. Nag-artist ako. Ito gusto ko yung bilang yung bahay. Gusto ko na magkaroon ko ng mga restaurant. So, masaya lang ako na yung mga gusto ko. Yung restaurant, kailan mo umpisa? Darating din yun. Sometimes you have to say it now. You have to say it, claim it, so it happens. Ang bahay mo? Almost there! Wow! April. Gaano ka handsome? Very tito boy. But I'm very grateful kasi meron akong asikaso na nanay na habang nasa taping, eh siya na yung tutok na tutok talaga. Kasi kahirig na yan. Yes, that's why. Ito na lang, my taste. Hindi, my taste. At saka alam niya yung matibay, alam niya yung tama ang bayad. Kasi sometimes when you build a house, kailangan alam mo ang... The base matters. That's right. Diba? So, March is very involved. Very. So, ang target is April. Same question. What does it mean? That now, you know, you have a house. Ano ang ibig sabihin niya sa'yo? Everything. Because I feel like, tama si Josh, it's everybody's dream to have their own place. And it's a blessing because at a young age, I was able to work hard for something na matagal ko na pinangarap, which is to have my own house built. Lahat yata, no? Pag tinatanong, anong gusto ko para sa pamilya? You know, I'm gonna build a house for my family. Parang, did you say that when before you entered the house of Kuya? In one of your interviews? Di ba? I'm sure you said that. Anong tawag dito? Magkapit bahay kayo? 5 minutes away. Wow, Jaffy! 5 minutes away? Okay. Stalker. Obsessed. I can't blame you. Magbigay ka ng bahay para... you know what to do. Okay. Obsessed. Stalk. Do you enjoy that? Parang hindi. Parang hindi masyado. Okay, let's talk about the holiday season. I know you spent the holidays with family. Yes. You went to the States. The U.S. How was that? Peaceful, relaxing, and healthy for the... I can didn't describe about the vacation. Very healthy for the soul. Totoo. I needed it so bad. At saka, that experience of waking up and kasama mo yung pamilya. That was my favorite part of the trip. Waking up to my family company and having breakfast with them every day. Kasi may kanya-kanya na kaming buhay at ginagawa. So, syempre hindi na nangyayari yung everything. Okay, but this is also a holiday. This is also a bakasyon na hindi kayo magkasama. So, I remember, was it last year? Sumama ka sa Japan, right? So, bakit hindi ka sumama sa Amerika? Parang nag-decide kami na kailangan sa family mo. Kasi last year magkasama kami. Alright, okay. Last year, hindi ako nakawin sa Batangas. Kasi kami, sa family namin, every Christmas, parang nireunion talaga kami na magkakasama kami. Mm-hmm. And you missed that last year? Mm-hmm. Okay. So, bumawi ako. How do you guys manage itong mga sandaling panahon na hindi kayo nagkakasama? Like, you know, Julia was in the US, nandito ko sa Pilipinas. Sino ang mas makulit? Sino ang mas matanong? How did you stay in touch? Mas mabulit ka? Yeah. Oh, okay. Pero it was a healthy time apart because we were together every single day, 24/7. So, it was the time na it's important to also miss each other and to realize na syempre palagi kami stress pag every day, 24/7 ang trabaho, syempre nasa stress kami, minsan nalalabas namin sa isa't isa. So, syempre, at time of work also reminds you, you know, the things that you love talaga about the person, what you like, and why you really want that person to be with you every day. And what you don't like sometimes. Diba? Yeah. You discover that sometimes when you guys are not together. Happy time of work. So, paano nyo nasiguro na, halimbawa ikaw, you're in the U.S., were you sure where, you know, Joshua was? How did you make sure? Are you the type of girl? Because you are, you know, I would suspect you're the type who would want to know nasaan ito, anong ginagawa. Yes, pero swerte ako na hindi talaga ako nag-worry ng mga people. Kasi I was very confident that he was having an affair with somebody. And it's the computer.
computer. Pag-uusapan natin mamaya yan. Dahil ito ang katanungan. Joshua, gaano ka konserbatibo? How strict are you? Pagdating sa medyo daring style ni Julia. We wanna know. And number two, Julia, how much have you accepted the fact na sobrang hilig ni Joshua sa computer? Ang mga kasagutan, sa pagbabalik po ng TWPA. You guys, I remember the last time we spoke about, not the last time, when we were promoting Mayor of Kenanman, you were very emotional. I was emotional. No. But napakaganda ng resulta. Magpasalamat tayo. At sa support na ibinigay ng sambayan. Go ahead. Ayun, syempre po mga kapamilya nagkakasalamat sa lahat ng sumuport at sumabaybay sa Mayor of Kenanman. From beginning to our end, sana po magustuhan nyo ang huling mga gabi namin. Sana magustuhan nyo, sana ma-enjoy nyo kung ano man ang magiging resulta, but we'll be waiting for your response. Tinabahan sa inyo. Joshua. Ayun, liting ko lang po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng suporta, tumungat sa show namin. At sana po ay nabigyan namin kayo ng magandang storya. At sana mabigyan din namin kayo ng magandang ito. Let's talk about learnings. What did you learn from this area? Ikaw. I learned so much about myself. In joy, happiness, pain, stress, pagod. Makikilala mo yung iba't ibang character ng pagkatao mo in different situations. And how you can better yourself, which you should avoid. Anong kaya mo? At saka anong kaya at hindi, di ba? Yes. Oo, right. Ikaw, Josh? Josh, during mga ginagawa ng meetings, parang na-realize ko sa sarili ko na kailangan ko wala yung personal sa trabaho. Hindi ka yung klaseng aktor na ginagamit ang personal sa role, sa trabaho? Minsan. Kasi may mga aktor na napapagod. May mga aktor na hanggat maaari, hindi nila ginagamit yung mga personal na karanasan. Lalo na yung, some actors, good siya nakapagod. May ganun. So, nasaan ka, Josh? Doon ako sa character. Doon ka sa character. You concentrate on the character. Ikaw, Josh. More character into work, a balance of both. Yeah, also, there are moments when you use a personal. You find out what's parallel between your life and your characters. It makes you more sensitive. It makes you more aware. Pero kailangan marunong mo talaga bumalanse, no? Yeah, balance. You have to sometimes step backward and be able to watch yourself kung kaya pa ba ito. A veteran actor once told me na yung hugot ka na hugot doon sa personal na karamihan sa buhay can sometimes really inflict pain. Consumes word. Minsan daw talagang nakakapagod na gusto. So that's when she goes to technique. Your most memorable experience ng ngayon na kailan mo? Most memorable? Ang dami kong eksena kasi, you know? Pero siguro Tito Boy, yung moment na bumabalik na sa akin yung mga alaali. Yung mga alaali ni Evan nung bumabalik na siya. When I was in the beach, that's the most important. Did you expect, Joshua, kahit papano, na kakagatin at tatangkilikin ito ng publiko? Kasi malalaman mo sa kwento, malalaman mo yung gut feel mo nung nag-uumpisa. Confident ako na maganda yung story na doon. Kasi ako mismo, pandang ganda para. I was praying for you. We were praying. Diba? I mean, I think my feelings at the time was, it cannot not work. Did you feel that? I was praying it would work. No, I was praying that it, para magang, there was no other choice but for it to work. It had to work. That's why I was praying na, Lord, not working was not an option. Wow, thank you. It had to work.
Halimbawa naman, kung ang inyong mga characters, si Eva at saka si Ino, kung meron, sa palagay niyo, kung meron payo na ibibigay si Eva at saka si Ino sa inyo, ano ito? Si Ino muna, halimbawa. Anong naririnig mo sa kanila? Payo kayo siya. Huwag masyadong mag-computer. Pag-uusapan natin yan. Si Eva. Eva kay Julia. Oh, kay Julia. Matutong maghabaan ng pasensya. Dahil sa computer game. Pwede din. Okay. Punta natin yung kaninang mga katanungan. Dito ang setup natin, kunyari ikaw ang nagko-complain or ikaw ang nagko-complain at isa ang defenda. Umpisa natin dito sa daring style, I mean, the fashion style of ang tao talaga. Of Julia. Sige, ano ba talaga ang reklamo mo? Kasi dito boy, ito si Julia. Ano siya? Hindi siya nag-iingat ng susuotin niya. Tapos yan, wala din na yun. Mahaba na yung ano niya. Tapos minsan, wala pa siya na cycling. Tapos minsan, kunsan hindi siya nag-ano, ipon tape lang yung nilalagay niya. So napapatter ka dyan? Oo, oh, dito ba baka mamaya? Isang ganun lang yun, what? Intindi mo ba? Okay, Junia, anong defense mo? Tito boy, bilang babae, maiintindihan ng lahat ng babae. Hindi talaga komportable magsuot ng bra. Ako naman din, walang kakapitan yung bra. So, tinatry mo yung bra ko eh, pero wala talaga. Tinatanggap mo ba ang paliwag? Go ahead. Maiintindihan niya naman siguro yun. Tito boy, kasi, di ba, 2 years na din kami. 2 years na din akong explain. Yung cycling naman, hindi talaga siya comfortable din. Natutunan ko lang mag-cycling dahil sa kanya. At saka, yung mga outfit ko, ganito ko gusto. Dito ako comfortable, dito ako confident, dito ako natutuwa. That's how you express. This is how I express. Balat sa naman din ako, Tito boy, sometimes sexy, minsan. But may hindi dapat conservative. So, actually, ako wala naman ako COVID. Kung anong gusto niya suotin, okay na. Agad ka naman bumigay. Pero yung gusto naman niya. Sabra naman, pwede naman. Hindi naman. Kaya hindi pwede na ako makapit sa akin. Okay. Let's go to the next. Kumpa natin ang computer games. Ano naman ang iyong reklamo, Julia, tungkol dito? Kay Joseph. Nakakalimbra niya. Oh, no. Yes. Hindi, sa totoo lang, kailangan tumawag muna ako sa PE niya, sa bahay, parang sabihin sa kanina, itetext na ako, tumatawag na ako. Ay, nagtetext naman ako? Oo. Oh, nagre-reply siya dito. Mamaya muna, hindi ka pa kaya nagre-reply. Nagre-text ako, pero magre-reply yan. After 2 hours? 3? Kasi nga, tutok na text. Pero minsan iniisip ko dito, parang mas okay na nagpo-computer itong lalaki ko kaysa na lumalabas at kung ano-ano. Ang ginagawa. Kung i-defend muna. Kaya na. Okay. Joshua, ikaw. Hindi, saan naman dito, boy? Ano bang meron ang computer? Then, lang yung parang... Kasi, dati, nung hindi pa ako artista, gusto ko talaga mag-draw ng sariling computer. Sabi ko, minsan nga, habang jumi-jibs ako, kahit dito na lang yung computer, mag-draw lang ako. Yung ganung thinking na, sobrang gusto ko magkaroon. Tapos ngayon kung magkaroon na ako, ito na yung ginakakong hobby. Yung nanggagaling yung fixation na yun. Pero sabi mo nga, kaysa naman lumamas at lagi na lang. Yun nga, ano ba gusto mo? Pumarte ako ng computer. Ano yung pinaklamatan talaga? How long did you play computer? Isang araw, walang tulog, dalawang araw? God, Tito Boy, I don't believe. Walang kain? From pack-up, let's say pack-up ng 3. Makaka-uwi ng 3. From 2, cut off, makaka-uwi ng 3. Okay. Matutulog yan ng 10 p.m. the next week. Gising, Tito Boy. Marami nga, pag gano'n Tito Boy, marami nga tulog sa taping. That's not true. Ang paglalaban niya. May mga bagay. At saka madilim din kasi sa kwarto. So,
gabi it's so parang unhealthy. Ano siya problema niya? Okay. Malaki na yan? Malaki na yan. Okay. Puntahan natin yung pangatlo. Parang may reklamo ko rin sa sweetness ni Jules sa ibang tao. Oh, sure. Dito ko wala mo yung reklamo. Ah, wala ko na pala. Kasi kinala ko naman siya na sweet talaga. Seriously? Yeah. Nakita ko simula nung magkakilala pala kami. Sweet na kami. Sweet na kami. Hindi, sweet siya sa iba. Sweet siya as a person. I agree. It's not something that happened, you know, while you guys came. Hindi naman din ako magkasalit ko dito sinapasok niya ng mga tayo. Totoo yun. Clown. Ay, bye. Magpasalamat na tayo. You are on how many days? On your last days, no? On last week was a Friday. Go ahead. Go ahead. Marami pong mangyayari. It's gonna be beautiful. It's gonna be beautiful tragedy. It's gonna be beautiful. It's gonna be a beautiful, unexpected, and unique ending. Sana po abangan ninyo. Yun. Mga pamilya, ulitin ko lang po. Maraming salamat ulit sa pagsuporta nyo at sa pagmamahal sa mga nagkailan man. And sana abangan itong ending kasi hindi namin kayo bibig ko eh. Sumisigurado namin na bibigyan namin yung maraming salamat. Maraming salamat. Salamat at thank you sa lahat.